Kaya pala na ubusan ng bigas ng Sambuanga, tinago ng mga buitre. Diyos ko po. Oo. Sus Mari Joseph, nakatago lang pala. Uy! Nasa linya si Ma'am Cathy Estavillo, ang tagapagsalita ng Bantay Bigas. Isa pong non-government organization. Magandang umaga po, Ma'am Cathy Estavillo, ma'am. Magandang umaga din, Mr. Tulfo, at magandang umaga sa lahat ng mga tagapagkinig ng inyong programa. Salamat po, ma'am. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, 738 kHz, at live na live din po tayo sa Facebook natin po, sa Erwin Tulfo FB page. Ma'am, ano po ang reaksyon dito ng Bantay Bigas? Itong pagkadiskubre na 23,000 na sako ng bigas, humigit kumulang 460,000 kilos pala ito. Kaya pala, nawala ng bigas, naubusan ng bigas ng Sambuanga ilang linggo nakakara kasi tinago pala, Ma'am Cathy. Oo nga napakalaking tulong sana yan dito sa napakahabang pilahan. At alam natin, Mr. Tulfo, yung bigas dyan sa Sambuanga ay hindi bumababa ayon sa mga kababayan natin dyan ay talagang umaabot sa 60, pataas pa rin yung presyo ng bigas. At ito na nga, nahuli nga, pero naipuslit naman uli. So, dito natin nakikita yung kutsabahan, no? Yung nandyan sa customs at saka yung mga hoarder ng bigas na lagi sinasabi ng ating presidente na kailangan tugisin, ikulong dahil yan ay economic sabotage. Pero sa kabila ng mga banta ng presidente ay nakakaiwas pa rin itong mga smugglers. Ano pong suggestion ninyo? Sa bahagi ng Bantay Bigas, Mr. Tulfo, ay kinokondena nito. Ano pong masasuggest ninyo itong grupo ninyo, ma'am, sa gobyerno para hindi na po muling mangyari itong ganito pag-hoard ng mga bigas, kakuntsaba ng mga smuggler, ng mga tiwaling negosyante, ang mga tiga-customs? Ano kayo magandang gawin? Oo, kaya din naman siguro lumalakas itong mga smuggler ay dahil dun sa mga previous statement ng Secretary ng Department of Agriculture na ililegalize yung smuggling, no? Kaya dapat magkaroon talaga ng political will yung gobyerno natin na tugisin itong mga smugglers at saka kung ano man dapat na nahuli sa smuggling ay dapat idiretso yan sa NFA para makatulong dun sa pagpapababa ng presyo ng bigas and at the same time para may mabili yung mga kababayan natin na talaga naman pumipila dun dito sa mga rice retailers para makabili lang ng murang bigas. Ma'am, anong kayo po ang tatanungin ng Bantay Bigas, anong gusto niyo? Mag-import tayo o tangkilikin? Siyempre, tangkilikin yung mga bigas ng mga magsasaka natin. Pero ang sabi kasi ng mga magsasaka natin, napakabarat daw pag bumili ang gobyerno. Oo, una, kailangan para makabili ang gobyerno, kailangan itaas niya ang pamimili nito ng palay sa mga magsasaka. Sa ngayon nga lang, Mr. Tulfo, sa Isabela ay 18 pesos ang isang kilo ng palay. No? Napakababa ito, luging-lugi ang ating mga magsasaka dito. At mas lalong binabarat ng mga rice traders yung kasalukuyang sitwasyon dahil alam nila na wala nang ibang bibili sa mga produkto nila. At itong mga magsasaka, dahil inutang nila yung kanilang ginamit sa pagsaka, ay kailangan maibenta kaagad ito. Kaya nananawagan tayo sa NFA Council, sa NFA, na itaas hanggang 20 pesos ang pamimili nito ng palay sa mga magsasaka. At ganun din dapat hindi natin iasa sa importasyon ang ating pangunahing kinakain, staple food, ang bigas. No, na pag nagkaroon sa world market ng problema sa bigas, magkaroon tayo ng problema dahil dun sa napabayaan na yung ating agrikultura. Kaya kailangan para sa mga magsasaka, alam ng magsasaka ang solusyon dito sa problema. Kung tutuusin, kaya ng mga magsasakang Pilipino, napakainin ang bansa kahit hindi na mag-import. Ang All kailangan right. lang talaga ay lubos na suportahan ng gobyerno yung pagsasaka, yung mga magsasaka, para mapataas yung kanilang produksyon sa bigas, no? Opo. Kaya kailangan ng talagang libreng irigasyon, serbisyo, subsidyo at iba pang ayuda para sumigla ang ating agrikultura. Ma'am Cathy Estavillo, Bantay Bigas Spokesperson, maraming salamat, ma'am. Have a nice weekend.
Okay, maraming salamat din sa pagtawag sa amin. Thank you po.